Nakita ko po yung binanatang kong killer. Oh! Huwag kang papalag. Balita ko, Pisoriano ka na. Parang napatingin ako sa langit, sa taas. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. Butihin mo yan. Dati akong sigat at loko sa aming lugar. Dito, chat ka muna. Ay, di po mo. Mag-chat ka muna. Di po ko marunong. Susuntukin kita pag hindi ka mag-chat. Luloon sa drugs at sa lahat ng bisyo. Umasok ako sa isang puser. Nilimas ko yung mga pera at shabu. Nalaman po nung tao na ako ang kumuha. Hinanting po nila ako. Nung nagtago ako ng halos 2 taon, pagbalik ko po sa amin lugar, nakilala ko po si kapatid na Roger Ruga, 1999. Sir po Brad, ayos lang po. Nakikinig ko po ba ng salitang Diyos? Opo, nakikinig po ako. Pwede po ba kitang maimbitan sa Bible Exposition? At nakilala ko po ang programa ng Dating Daan. Time na yun, nakikinig na rin po ako kay kapatid na Eli at sumasama na rin ako sa apalit. Parang hindi rin po pumapasok sa aking puso yung mga aral na napapakinggan ko noon. Patuloy pa rin akong nagbibisyo, nagda-drugs, lahat ng mga kalokohan, pakikipag-away. Ang tawag nga po sa akin ng magulang ko noon. Hoy, demonyo, kinikinig ka pa dyan kay Soriano? Nagsyasyabo ka naman, wala kang takot. Lumipas noon, naman meron na naman po akong binanatan sa lugar namin na killer po. Binaril niya po ako 3 beses noon tumatakbo. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay noon at hindi ako tinamaan. Nakikinig ako kay kapatid na Eli nung gabi na yon. Nagiinom ako at nagsyasyabu. Meron pong isang taong nagtanong na, Brad Eli, ano po ba ang nagiging kasalanan ko? Nakikinig na po ako sa inyo at sumasama po ako sa apalit. Biglang sinagot ni kapatid na Eli yung, alam mo na yung masama ginagawa mo, basta't meron ka ng capacity o kapasidad o kakayahan na makaalam nung mabuti at saka masama, pag ginawa mo pa yung masama, nagkakasala ka na. Pakinggan mo sa 4 ng Santiago, versikulos 17. Bigla akong nabilaukan noong time na yun na umiinom ako ng alak. Sabi ko, oo nga no, naisip ko nung gabi na yun na lango ako sa droga at umiinom ng alak, na tauhan ako nung gabi na yun na nahiwaswasan yung pagkatao ko, na nag-announce na magpapadoktrina. Tanda-tanda ako pa po yun eh. Sumabay ako ng panalangin. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. Kung papaintulutan mo na mahanib ako, magpapatuloy ako. Awa naman ng Diyos, nag-start nung Monday na doktrina. Nagpaalam ako sa magulang ko. Ang sabi ko sa nanay ko, Nay, alis lang po ako. Eh, pumunta lang po ako, may niligawan ako. Baka ito na po yung mapapangasawa ko. Hindi ko pinapaalam na dadalo ko ng doktrina kahit sino man dun sa lugar namin. Nung unang
paksa pa lang po, parang nawala na agad yung paninigarilyo na yun sa akin. Yung hawak kong sigarilyo, itinapong ko na po yun sa kanal. Tapos nung umuwi ako ng gabi... May sigarilyo ka pa ba? Hindi na po. Ginawala na po ako ng babaeng niligawan ko yun. Yung time na po no na nakapakinig na ako at mababautismuhan na po akong October 12, 2001. May iniling po ako sa Diyos na sana po dito na ako pagpahingayin ng Diyos sa pinagtawagan mo. Sa awat tulong po, nawala po yung unang-una yung bisyo kong pagsasyabu, pagiinom at lalong-lalo po yung pakikipag-away. Pagkalipas po naman po ng isang linggo, nakita ko po yung binanatang kong killer. Oh! Ikaw pa pala. Balita ko, Pisoriano ka na. Parang napatingin ako sa langit, sa taas. Sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. Butihin mo yan. Ganda yan. Yung kagalakan ko na yung time na yun eh, na naiingatan ako ng Diyos. Lahat lang aking mga naging kaaway, nakakasalubong ko lang sila. Parang baliwala na lang. Ngingitian ako. Naging kasiyahan ng tao nung maanib ako na naging membro ko ng Iglesia ng Diyos. Ngayon po, 21 years na po ako sa Iglesia. Ang aking asawa na si Sis Evelyn po, na 4 na taon na po siya sa Iglesia. Parang naiisip ko yung binabalikan ko yung buhay ko. Sayang yung mga nagdaan kong panahon. At naigugol ko sa wala namang kakwenta-kwentang bagay. Kaya sobra-sobra yung pasalamat ko sa Diyos. Alam ng Diyos yan na kung gaano ko siya pinasasalamatan sa ginawa niya sa aking pagbabagong buhay. Ako po si kapatid na Augusto Palangka. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya.